Hi guys! Welcome to my channel. Kung bago ka pa lang sa channel ko at hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe button pati yung notification bell para mas maging updated ka sa lahat ng gagawin pa nating videos. Bye! Video natin ngayon ay tungkol sa naging biyahe ko last year sa Taiwan at sa pagbisita ko sa Taipei Zoo. Sa dulo ng video natin ngayon ay magbibigay ako ng mga tips sa mga gustong pumunta sa Taiwan at sa Taipei Zoo. Bumisita kami sa Taipei Zoo nung third day na namin sa Taiwan. Naisip namin na ilalaan talaga namin yung buong araw dun sa lugar na yon kasi dun mo na makikita rin yung Maokong Gondola. So kalahating araw kami dun sa Maokong tapos kalahating araw din kami dun sa Taipei Zoo. Actually guys, yung Taipei Zoo, feeling ko mas may enjoy ninyo siya kung buong araw ninyo siyang iikutin. Kasi kami, kalahating araw lang namin iikot, so medyo nagmadali kami. Medyo hindi na namin masyadong na-appreciate yung iba kasi may nadali namin. Sobrang laki niya guys, yun lang yung masasabi ko. Sobrang laki. Tapos ang daming klase ng hayop na makikita ninyo rin sa zoo talaga nila. Talagang zoo siya. Hindi siya yung parang zoo na iilan lang talaga yung hayop. Dito ang dami. Tapos medyo mainit yung panahon. Although may mga puno tsaka may mga lugar kung pwede kayong magpahinga, pero mainit pa rin siya in general. So siguro yung mga naging panlaban na lang namin sa init doon kapag nakakapasok kami doon sa mga lugar na naka-aircon, kasi meron tong mga lugar na naka-aircon kagaya na lang doon sa mga reptile nila naka-aircon. So kung gusto ninyo magpalamig, hanapin ninyo yung lugar na yun kung nasaan yung mga reptile nila para maka-airconan kayo. Tapos hindi kayo mamamroblema sa CR guys kasi ang daming CR everywhere. So yun lang muna siguro yung initial na ibibigay ko sa inyong information tungkol sa Taiwan Zoo. Panoorin niyo na lang muna tong video na to para mas ma-imagine niyo ano ba yung itsura ng zoo kung gusto niyo siyang bisitahin.
bibigyan ko kayo ngayon ng 5 tips bago pumunta sa Taipei Zoo. So, umpisa na natin sa number 1. So, ang una kong tip sa inyo ay bumili o siguraduhin may dalang EC card. Gaya nga ng sinabi ko dun sa nauna ko ng vlog, napaka-useful ng EC card. Actually guys, hindi lang ninyo ito magagamit sa mga mode of transportation, pwede rin ninyo itong gamitin sa pagpasok sa ilang mga establishment o ilang mga attraction nila ron. Kasama na ron yung Taipei Zoo. So ito yung ginamit naming pambayad sa entrance doon sa Taipei Zoo. For me, medyo mura lang naman yung binayaran namin sa Taipei Zoo. Medyo hindi ko na matandaan kung magkano binayaran namin, pero hindi siya ganun kamahal kagaya ng sa Maokong Gondola. Number 2. Siguraduhin na maglalaan ng mahabang oras o siguro whole day halos ng tour ninyo doon sa Taipei Zoo. Kasi sobrang laki niya guys. Kung gusto ninyong malibot ng buo yung zoo, tsaka talagang kahit pa paano makapagpahinga kayo kasi talagang lakad kung lakad yung gagawin ninyo sa zoo, kailangan ninyo ng mahaba-habang oras. So kagaya nga ng sinabi ko sa umpisa ng video namin, isa yun sa mga naging mali namin kasi parang kalahating araw lang yung nilaan namin doon. So kung longer, kung kaya ninyong mas mahaba, okay lang or better. Pero kung hindi, okay na rin yung half day guys. Ma-appreciate nyo na rin naman kahit papano yung mismong zoo. Pero siguraduhin nyo lang na handa kayong magmadali sa paglalakad. Number 3. Huwag masyadong magdadala ng mabibigat na gamit. Kagaya nga ng sinabi ko, talagang lakaran ang gagawin ninyo sa Taipei Zoo. So talagang hassle, sobrang hassle kung meron kayong daladalang bag na mabigat o ang dami ninyong dala na kung ano-ano. Hanggat maaari, konti lang yung dalhin ninyo kung plano ninyong pumunta ng Taipei Zoo. Number 4. Siguraduhin na meron kayong off lotion o kahit anong insect repellent na nilagay ninyo sa balat ninyo bago kayo pumunta ron. Iba na rin talaga yung sigurado. Although kami, napansin namin hindi naman ganun masyadong kalamok, pero may mga area kasi na parang sobrang ma-insekto. So, iba na rin talaga kung nag-iingat, iba hindi natin masasabi, baka may makakagat sa ating insekto na magkukos ng sakit. Kaya, mag-apply na rin kayo, wala namang mawawala, diba? At number 5, magdala ng lahat ng panlaban sa init. Cup, payong, panyo, tubig, tuwalya, sunglasses, shades, lahat yon dalhin nyo na guys. Dahil maraming area talaga doon na mainit, tapos semento pa yung sahig nila, kaya talagang yung init talagang mararamdaman mo habang naglalakad ka. Tapos, unpredictable din yung panahon, yung parang biglang sobrang init, tapos biglang uulan ng malakas. Kagaya namin, hindi namin ina-expect na sobrang init talaga niya, tapos biglang uulan ng sobrang lakas. Ngayon, kung ma-encounter ninyo yun guys, na talagang umulan ng sobrang lakas, ang una ninyong gagawin, kumuha kayo ng raincoat kasi available yung raincoat doon sa mga vending machine guys. Actually late na namin na discover yon na pwede pala. Buti na lang may nakita kaming Taiwanese na gumawa noon kaya ginaya namin. Kaso isa na lang yung natira. Kaya ang ginawa na lang namin yung isa nagpayong tapos ako naka raincoat tapos nasa loob ko lahat ng bag namin kasi nga medyo marami kaming dala. So medyo mali kami na marami kaming dinala. Kaya yun guys, kung magdadala na kayo ng sarili at handa na rin kayo sa mga ganung panahon, hindi na kayo mga problema at mas may enjoy ninyo yung biyahe ninyo sa Taiwan. Diyan na nagtatapos yung ating video ngayon. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, hit mo na yung subscribe button, pati yung notification bell para mas maging updated ka sa lahat ng mga gagawin pa nating videos. Bye!